Hello, tuloy natin yung lesson natin. So, last week ang napag-aralan natin is about yung sharp. Ngayon naman, tutuloy ko yung flat. So, paano ba yung flat? Yung sinabi ko, yung flat is yung lowering, yung pababa. So, mag-start tayo dito. So, yung i-review ko lang kayo nung last lesson natin, yung sharp. So, pag E, di ba? Open. Tapos kasunod niya is F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. So yung sinasabing sharp, yung pag lowering naman, paano yung lowering pababa? Pag nandito ka sa pinaka higher notes ng 12 string, ay 12 fret ng E, so pag pinrest mo siya, so ito yung E, di ba? So pag binalik mo siya ng lower, ibig sabihin nun, E flat. So, E flat. E, E flat. And then, ang kasunod nun is D. D, D flat, C. C, hindi mo siya pwede. Tinatawag sa nota din yung flat niya is B. So, C, B, and then B, B flat. B flat, A, A, A flat. So yung lower, titignan natin pagpababa, ang tawag lang naman doon is lowering yung flat. So nandito na tayo sa G, G, G flat, F. So titignan nyo mabuti, importante to, pakinggan nyo. So kung F to, open E, F, F, F sharp, tingnan nyo ha. Kung nag-raise tayo, raising yung sharp, F, F sharp, G, pag nilower mo naman siya, G flat. So, ang ibig sabihin, yung F sharp at saka G flat, isa lang. Diba? F, F sharp, G, G flat. So, importante ito. Okay, kuha nyo. Limbawa naman, kung nasa A ka, A, A, A flat. G, G sharp. Diba? So, yung G sharp at saka A flat, isa lang siya. So, kung nandito ko man sa D, ang B flat at saka yung A sharp, isa lang din. So, titingnan nyo, minsan kasi nakakalito minsan pag yung chords na G sharp, tapos sinabi niya A flat, nalilito ka. Diba? So, importante ito, pag-aralan nyo, i-apply nyo sa lahat. At makikita nyo yung papanong mag-memorize nyo lahat yun. Nakakalito, pero importante na malaman natin. See you next time!